Magandang umaga po sa ating lahat, Vice Mayor Dodot at ating Sanggunian Panlungsod, sa ating mga national government agencies mula sa PNP, BFP at BJMP, sa ating mga kawani mula sa infrastructure sector, syempre sa Peace and Order Department, sa mga taga-SWAC na nandun sa likod, sa lahat po ng sa ating city band, at mga nag-aantay dyan sa gilid. Ngayon po, ay sa mga ano pala natin, sa mga ano ba tawag sa inyo, immersion, sa mga nag-i-immersion natin, dalawang paaralan daw po, ano, may isang public school, may isang private school na mag-i-immersion po sa atin. Ilan daw kayo? Andito ba? Ilan daw silang mag-i-immersion? Marami-marami, 129, marami-marami din. At alam niyo na kung saan kayo naka-assign? Meron ba sa inyong naka-assign sa infrastructure sector natin? Wala. Sa HR, may naka-assign? Marami. At siguro sa PESO, sa iba, CSWD, meron? Okay. Iba-ibang offices yata kayo, no? Kasi napakarami. Hindi kayang i-absorb ng isang opisina. Sana maging produktibo, makabuluhan ang inyong ilang araw lang naman dito, ano? Sana marami kayong matutuhan na maganda. At sana wala kayong matutunan na hindi maganda dito sa City Hall natin. Sa ating infrastructure sector ay ito na yung taon, ano, 2024, ito na yung taon kung saan magsisimula ang iilan sa mga pinakamalaking proyekto, hindi lang sa administrasyon natin ngayon, kundi sa kasaysayan ng Lungsod Pasig. Nagsisimula na po. On track po tayo. Gusto ko lang pong i-announce sa lahat, ano, na on track po tayo, on schedule, pasok na pasok sa ating timeline, may buffer pa nga. Yung temporary City Hall natin, kung nadadaanan nyo po sa may Amang Rodriguez sa Barangay Rosario, ay patapos na yung istruktura. Siguro finishing na lang o may konti na lang works na kailangan. Pero ano, yung mga medyo masaya yung mga taga-Sandolan, Manggahan, dahil mapapalapit sa kanila ng konti yung City Hall kahit temporarily, ano, isa o dalawang taon. So excited na tayo. Yun yung pinakamalaking proyekto natin. Ito talagang sa totoo, alam naman to na Engineer Arta, pati na Engineer Francis. Alam nyo naman noong una ay medyo hesitant ako kung gawin, di ba? Pero nakita natin, buhat ng pangailangan, sabi natin kung gagawin na lang din natin ito, mag-redevelop na rin, kailangan natin gumawa ng bagong building, gandahan na natin dahil once in a lifetime lang natin gagawin ito. So sisimulan natin yung multi-phase project natin o yung tinatawag natin Pasig City Hall Campus Redevelopment Master Plan. Long-term project po ito, pero syempre mauuna yung pinaka-importanteng building sa lahat, yung main City Hall building na humigit kumulang dalawang taon po natin gagawin. Medyo ambitious. Pagka kinakwento ko sa ibang tao na dalawang taon lang ang target natin, pinakamatagal na yung dalawat kalahating taon, medyo nagugulat yung mga nasasabihan ko, no? Pero base sa karanasan natin, base sa mga nagawa natin at sa nakikita natin, sa pagpaplanuhan natin, ay sigurado ako nakakayanin natin to. Kailangan kumilos tayo ng mabilis. At pati naman yung temporary City Hall, nakita natin na ahead of schedule tayo. Initially, sabi dapat July matapos para end of July or August makalipat na tayo at magsimula yung demolition. Pero mukhang na-move up kahit ilang linggo, no? Baka buwan pa nga na-move up yung timeline natin. So, ayan po tayo, pati yung mga ibang housing project natin, halos kasabay din ng main City Hall building, ay nag-pre-bid na. So again, on schedule, on track po tayo. So medyo ano tayo sa ating engineering department. Huwag din natin kalimutan yung mga ibang proyekto. Siyempre, nakafocus tayo sa pinakamalalaki. Dapat naman talaga. Pero huwag nating kalimutan yung mga ibang proyekto natin. Para sa ating Office of the Building Official, maganda yung mangyayari paglipat natin sa temporary. Alaala nyo naman, di ba, yung plano talaga natin dito ay yung ating non-contact construction one-stop shop. Yun talaga yung plano natin ni Engineer Francis noon. Kaso, yung mga renovation na gagawin,
parang nasa 20 million din eh. Kung gagawin natin dito, eh, mag-demolish nga tayo. So, pinagbaliban muna natin yung plano, ano. Pero paglipat natin dun sa temporary City Hall, Attorney Jeron, siguro kakayanin na natin yung non-contact, one-stop shop natin para mapaganda, mapabilis yung servisyo natin sa pag-issue ng lahat, building permit at lahat, ano, lahat ng mga services ng Office of the Building Official. Gaya nung ginagawa na rin naman sa ilang LGU, iiwan na lang yung box sama ng mga plano, lahat ng requirements, iikot na lang siya sa loob. Yung kliyente, walang pakialam kung ano, basta kung ilang days lang dapat yan, yun lang ang iintindihin niya. Pagbalik niya, makikita niya kung kompleto, may permit na siya. Kung hindi kompleto, may kakulangan o deficiencies, ay nakadagay doon sa checklist niya kung ano yung problema, may notes na, may remarks. Ano. So yan yung gagawin natin. Paglipat natin, hindi natin magawa ngayon kasi limitado yung espasyo natin. Kita niyo naman yung opisina niyo, hindi naman, hindi naman kagandahan, hindi naman kalakihan. So magagawa natin yung paglipat natin sa temporary City Hall. Madalas, ano, di ba, alam niyo naman, di ba, madalas narereklamo tayo. Pero ang totoo naman kasi, siguro, sa 10 lumapit sa akin na may problema sa building permit, siyam, o baka higit pa eh, siguro sa 100, sabihin natin, sa 100 na lumapit sa akin, may problema, nahihirapan daw, sabi, mahirap kumuha ng building permit. Sa 100 na lumapit sa akin, 99 doon, sila yung may problema. Kulang yung requirements. Totoo naman eh, di ba? Kulang yung requirements, di sumusunod sa setback, kulang yung plano, o walang plano, hindi makapag-provide. Kahit as-built plan na nga lang, hindi ba makapag-provide ng maayos, yan naman yung batas, sumusunod lang tayo at gusto natin ng kaayusan sa ating lungsod. Diba? Nasanay tayo mga Pilipino na parang sige lang, bahala na. Tapos pagka oras ng kailangan na ng permit, lalakarin na lang o kukuha ng fixer. Tayo, ayaw na natin ng ganun, diba? So, medyo maipit tayo, totoo naman yun. So, pero again, nakikita natin, sa 100 problema, 99 dun, yung kliyente talaga yung may kulang, kakulangan ng requirements, may deficiencies. Ano, so, tayo, on our end, napaka-importante din ng education campaign, napaka-importante na maging mas malinaw pa tayo. Dapat, kung ano yung mga common na problema, engineer, mag-ipaskil na natin sa labas pa lang, yung mga tao na sumusubok mag-fixer, naabangan yung mga tao sa labas, dapat talagang zero na yan, alos wala na naman, ano, pero dapat extra effort pa tayo. Pero tingin ko pag nag-transition na tayo dun sa temporary City Hall ay mas magiging maganda pa, at pinaka-importante sa lahat, mas maging malinaw, dahil nga tayo, again, tayo mga, hindi lang naman sa Pasig, nung over the holidays, may mga nakausap din akong ibang mayor. Ganun din naman yung problema nila. Pag sinusubukan nilang gawin ng tama, talagang hindi sanay yung mga contractor, mga architect, mga engineer. Hindi talaga sanay. So, eventually, masasanay din tayo. Pero kailangan maging consistent tayo. Ganun din naman kahit sa mga ibang permits, maging consistent lang tayo. Ayusin natin yung mga proseso. Mag-streamline tayo. Maging mas epesyente tayo. At yung construction one-stop shop na non-contact, yan ang isa sa pinaka magandang developments natin para sa OBO na by next quarter ay naka-up and ready na po yan. So, medyo ano tayo sa ating infrastructure sector, double time tayo, hilos tayo ng mabilis dahil ito na po yun. Maraming salamat sa ating lahat at adjourn na po tayo.